Alright, magandang araw po sa inyong lahat. At andito nga po tayo at papakita natin kung paano ba gumamit ng bearing puller. Yan. Nakabili po ako ng bearing puller dito sa isang online shopping. Hindi na natin babanggitin kung ano yun at baka sabihin nag-a-ads pa tayo. Pambira kasaysayan, no? Ito po yung boring puller. Ito, meron siyang dalawang jaw na ikinakabit sa ilalim ng bearing. Yan. Okay. Meron po kasi nagpagawa sa atin ng washing machine, isang auto automatic washing machine, at ang problema itong motor. So kailangan natin itong i-repair kung kaya pang i-repair. Pero kung hindi naman kayang i-repair, eh bibili na lang tayo ng bago. Kaya napilitan akong bumili ng bearing puller. Yan po ang bearing puller. Yan, okay. So, ngayon, ipapakita ko o i-demonstrate ko sa inyo kung paano ba ito gamitin. Yan, okay. At, kasi mahalaga rin itong may ganitong gamit ka sa bahay para in case kailangan mo, so madali kang makakapagtanggal ng bearing. Ayan, oh, i-adjust mo lang yung mga screw na yan para doon sa size ng bearing. Ayan, isusukot mo siya, ipapasok mo siya doon sa ilalim. Ayan. Okay, tapos yan, oh, nakita nyo. Ayan, kailangan, oh, yan, kita nyo, oh, kailangan nakasukat siya, nakasakto lang yung luwang niya doon sa size ng bearing. Para hindi siya kumawala. Para hindi kumalog. Yan. So, yan. Okay. Ngayon, iikpitan nyo yung spring na yan. Ayan, yung spring. Hindi pala spring. Yung screw na yan, kailangan na maigpitan siya para hindi siya lumuwag. Or hindi kumawala yung klo do sa ilalim ng bearing. Yan, kagaya niyan, di ba? So kailangan maigpit na hindi naman masyadong maigpit, basta sakto lang na hindi matatanggal yung klo sa ilalim ng bearing. Ayan, basta igpitan lang natin, guys. Dahan-dahan yan. Ayan. So habang iniigpitan natin. Ayan, okay. Okay. Yan, medyo maluwag pa kaya ikpitan pa natin ng konti. Hindi na tayo gumamit ng screw. O yan, ayan, makikita nyo ha, kailangan pantay siya. Yung bearing, yan. Kailangan hindi siya kakawala doon sa pagkakagat ng klo. Ayan. Ayan, okay. Ayan, sisilipin nyo kung pantay na pantay siya para madali nyo matanggal. Kailangan naka-center yung pinaka-screw na yun doon sa gitna ng shafting. Ayan. Okay. Ayan. Ngayon, kapag sigurado na kayo na hindi na nagalaw, yan, iikutin nyo lang yan. Yung pinaka may screw na yan para umangat naman yung claw. May iwan yung shafting. Ang mangyayari nyan, aangat yung claw kasama ang bearing, yung shafting naman, may iwan. Kaya matatanggal natin yung bearing. O, diba? Ayan, dahan-dahan lang ang pag-ikot. Ayan. Ayan, ika nga eh, manumano tayo ngayon. Ayan. Ipigilan nyo habang tinatanggal natin yung bearing. Pigilan nyo yung ano, para hindi sumunod. Ayan, dahan-dahan lang ang pagtanggal. Dahan-dahan lang ikot hanggang sa matanggal natin yung bearing. Ayan. Okay. Ayan, dahan-dahan. Ayan, okay.
dahan-dahang bigla. Ayan, sige, dahan-dahan pa. Ayan, okay, sige. Ayan, okay, ayan, ayun. Sa wakas, ayan. Oh. Natanggal na natin yung bearing. Ayan yung bearing, guys. Ayan, tapos, luluwagan mo ngayon yung screw na yan. Tapos, para ma-pull out natin yung bearing. Ayan, ang bearing na natanggal. Na nakalagay dun sa motor na yan. Dyan sa rotor na yan. Ayan, okay. Ayan. Oh, di ba? Madali lang siyang gawin basta meron tayong gamit. Ngayon, kung halimbawa, pupunta ka pa sa bayan at makikisuyo ka doon sa may mga puller, babayad ka pa. Kailangan tayo, meron tayong mga sarili-sariling gamit sa bahay. Okay, yan nga guys. Natanggal na natin yung bearing at kahit pa paano sana may natutunan kayo doon sa aking ginawa. Kung meron kayong bearing puller sa inyong bahay, yan, pwede nyong gawin yung at least hindi na kayo magbabayad mahal sa pagtanggal lang ng bearing, di ba? DIY, kaya nga do it by yourself, kaya gawin. Okay? Ayan, maraming salamat sa inyong lahat and shout out sa ating mga viewers dyan, sa ating mga followers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Okay? At yun nga pala, nakikita yung mga yan, yung mga ginagamit ko sa aking paglalive kapag ako yung may time, naglalive po ako sa aking YouTube channel. Kaya sana mapanood ko yung aking live. Ano po yun? Kantahan. Pwede kayo mag-request any song na gusto nyo kantahin ko. Basta alam natin, kakantahin natin. Okay? Yan, maraming salamat sa inyo lahat and God bless you all. Bye-bye.